ano. Wala ka naman. Hello po. Hi. Hello. Mamu, okay lang po kayo? Ito, masakit ang ulo niya. Ayaw namang uminom ng gamot. May sinasuggest akong gamot. Sigurado ako, tanggal ang sakit ang ulo niya. Oo, puro ka na namang kalokohan. Ito po, meron po akong gamot. Lagi ko pong dinadala to. Galing Thailand pa po to. Ayun. Ilalagay mo lang dito po. Mamu, lagay mo dito sa sentido mo. Tapos, amoy niyo po. Okay lang ito. Kaya ng katawang ko ito. Palagay ko, gutom lang ito. Mabuti eh. Umpisaan ko na magluto. Gusto niyo po? Ako na po magluto. Yeah. Magpahinga na lang. Okay na po. Kaya mo? Opo, okay lang po. Magpahinga na lang po kayo. Huwag na lang. Ay, Diyos ko. Hindi mo kabisado yung kitchen ko, iha. Huwag ka mamaya pakainin mo. Na naman kita. Yes. Sobrang halak. Sige na, nang matikman naman natin ang luto niya. Apo. Magpapalit lang po ako. Oh. Tapos tatawagan ko na lang po kayo kapag handa na yung pagkain. Okay. Sige po. Thank you. Oh, ayan. Anong gusto mo? Kiss kita? Pwede ba i-continue mo na lang kung ano pang sinasabi mo? Masahit. Yeah, at least meron tayo. Hello, ate. Oh, ate. Ay, nanggaling na ako dyan. Hinitid ko na lang yung allowance. Kasi nagmamalaw. Hindi na kita inintay. Ito, okay naman ako. Nagluluto ako ngayon, no? Nagluluto ang adobo. Excited na nga ako nung matikman nila eh. Yung di ba lalagyan mo ng konting? Yung tulong mo nga sa akin. Sige. Bye, ingat. Sunog tayong lahat dito. Pasensya na po, Mamu. Pasensya na po talaga. Biglang lumiyam niya. Ano nangyari? Kasi naman itong batang ito. Sinabi ko sa kanya, ako na lang ang magluto. Nagpumilit. Sabi niya siya na lang daw. Mahadera eh. Kundi nagkataon, ako Diyos mo, lahat tayo nasunog dito. Kasi yung kawali na yan may butas. Kaya hindi ko na ginagamit, hindi naman niya alam yun, di ba? Malamang tumulo yung mantika at nagkaapoy dun sa kalan. Yun ang nangyari. Hindi nga niya alam. Hindi nga niya alam, pero nakialam. Mamu, tama na po. Relax lang po. Diyos ko. Babe, sana kasi nakinig ka na lang kay Mamu. Tsaka, hindi mo pa rin kabisado yung mga gamit dito. Ay, naku, sumasakit ang ulo ko. Doon na muna ako, ha? Tumataas ang presyon ko sa inyo. Doon na muna ako. Oh. Teka, bakit ka nag-iimpake? Doon na muna tayo sa bahay namin. Karamdam ko wala na akong ginawang tama sa bahay na to eh. Happy, aksidente yung nangyari. Not your fault. Kaya pasensya ka na kung may nasabi si Mamu. I'm sure, nagpanik lang yun kung makakita siya ng apoy. Naiintindihan ko naman si Mamu eh. Kaya alam, pakiramdam ko sa bahay na to, nag-iisa lang ako. Wala akong kakape, wala akong kadamay. Kaya please, manununod tayo sa bahay ko. Diba kasi, may nag-a-appreciate sa akin siya. Meron ako mga kasama. Tinatanggap pa nila ako. Kapag masyado nang mabigat ang baggage natin, doon tayo nagiging emo. Ang tingin ng iba dito, inarte. Pero ang totoo, isa lang itong apila. Apila sa pag-unawa. Pagpapabebe, ika nga.